Kasama natin si Doc M. Sarcado at dito tayo sa kanyang nursery dito sa San Jose del Monte. Ano, Doc, ano ba tawag niyo sa viewers niyo? Kabayan, something? Kaagri, whatever. Kaagri. Good morning mga kaagri. Ayan, Doc M, can you give us a background? Ano itong ginagawa niya? Sige. Itong nursery namin, lahat na nakikita nyo, karamihan yan mga native species. So, ang intention talaga namin is biodiversity restoration. So, pag sinabi mong biodiversity, ibig sabihin kailangan mong isustain yung lahat ng mga buhay sa isang ecosystem. So, kasama dyan yung mga microbes, yung mga animals, pero pinaka-importante syempre yung tao. Tapos ito, mga ano yan, mga this is a experimental laboratory na rin. Tapos we do germination testing dito. And of course, yung eventually para ma-restore namin yung biodiversity para sustainable ka, dire-diretso yung operations mo. Mm-hmm. Ang ginagawa naming profitable yung program ng biodiversity restoration. Kailangan kumikita siya para magawa mo siya ng tuloy-tuloy. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pero karamihan dito, mga flowering trees, tsaka mga timber species, tsaka yung mga agarwood, puro mga natives yan. Mm-mm. So, itong mga nandito sa loob, naturally andito siya or unti-unting linagay nyo? Yung mga malalaking puno, dyan na talaga siya ever since. So, mga dinagdag lang namin dito yung nursery. Itong simento, dati na itong ginagamit sa dairy farm dito. Mm-hmm. So, Old Araneta Dairy Farm ito. So, yung isa pang nursery doon, kung mabibisita natin mamaya, tsaka ito, yun lang yung bago. Mm-hmm. Tapos yung mga bahay, sila na rin yung mga dating nakatira dito. Mm-hmm. Like, anong mga wood po? Hardwood po ba? Hardwood. Okay. Ito, Malabayabas, nire-recommend namin as next candidate for national tree. Yung katawan nito, umaabot ng mga mahigit isang metro yung lapad, tapos kulay pula. Kulay pula talaga siya. So, imaginein mo yung Rojas Boulevard, pag punong-puno nito, meron kang columns ng mga red na katawan na puno sa along both sides ng Rojas Boulevard or any highway. Tourist attraction na yun, national attraction na kagad siya. Gaano kalaki ito, sir, pag matured tree? Pag matured, umaabot ng kasing lapad nitong akasya yung katawan niya. Parang ganyan. Tapos yung katawan niya, pula talaga. Mm-hmm. Ilang years yan bago niya ma-achieve yung ganung klaseng laki? Siguro, to achieve 12 inches, mga 20 years siya. Okay. O medyo mabagal siyang lumaki. Tapos, ito, papakita ko yung isang hardwood. At Philippines lang meron nun, sir? Philippines lang meron nun. Wow. Ito, white lawaan na base sa real world evidence ng EDC Binhi tsaka yung mga nagtanim na members namin ng Philippine native trees, ang white lawaan can be harvested as early as 5 years. Umaabot na siya ng 12 feet diameter breast height. So, nagsimula ako nito kasi nagbebenta ako ng mga mahogany na binibili ko sa mga plantation sa Romblon. Tapos binibenta ko sa lumberyard sa Manila. Mas mahal yung kuha nila sa lawaan. 30 pesos per board feet nun sa mahogany. Tapos sa lawaan, kinukuha nila ng 80. So, yung just to compare yung economic potential nitong white lawaan, 5 years, 80 pesos per board feet. 5 years to harvest, 80 pesos per board feet. Ang New Zealand, ang pinapatubo nila for export ay radiata pine. Tapos, it takes 30 years to harvest.
Pero ang kinita ng New Zealand noong 2018 is 312 billion pesos. So, 312 billion pesos for radiata pine, which takes 30 years to harvest, mm-hmm. and sells at 15 pesos per board feet. This is 80 pesos per board feet, takes 5 years to harvest. So, oh. we can make what New Zealand earns 6 times in 1 year. Pero wala pang nagpa-farm yan so far? Wala pa. Wala pa. So, ang laking potential? Ang laking potential. Pwedeng siyang i-farm? Is it advisable na i-farm siya? This is our first line recommendation pa to develop the timber industry of the Philippines. So, if it was up to us, we can develop a 300 billion pesos a year industry for the Philippines. Wow. Magkano yun? Magkano ginastos natin for COVID budget for 2020? I think that's equivalent to COVID budget natin. Of course, agarwood is very popular. Agarwood is Bakit very popular. Popular ang agarwood? Popular ang agarwood kasi ang average pricing niya sa international market, 1 to 2 million pesos per kilo ng kahoy. Bakit, sir? Ang mahal. Mahirap siyang hanapin. Aha. So, almost yung supplies niya, sobrang kakonte. Yung demand, sobrang laki. Yung ginagamit siyang pabango ng mga Arabo, nakikita niyo yung sinusunog nilang insenso. Uh-oh. O tapos yung usok kinukuha nila, ganyan. Yun. So it's a culturally important tsaka traditionally important raw material for them na hindi ka Arabo pag wala kang agarwood. That's why the demand is so high. So mm-hmm. ilan yung Arab countries natin, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, mm-hmm. Turkey, gumagamit pa niya ng Chinese, gumagamit pa ang Japanese, tsaka Indian. That's more than half of the global population. So the demand is really very high. Mm-hmm. And local species? Local species yan. This is Malacensis. Tapos over there we have Kumindjana. Tapos we also have two other local species dito, yung Gyrinops verstegi tsaka yung Achillaria filaria. So yung Arab countries, ini-import nila. They buy it from Asian countries. From Asian countries. So may production din ang Thailand. May production ng Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, China. Mm-hmm. Pero Philippines is about 10 years behind. The good thing is kayang-kaya nating makahabol kasi the technology has not been perfected. Yung may pinakamagagandang technology, we don't disclose the technology. It's a very big secret. So medyo dun yung labanan niya. So gaano kalaking potential nito, Doc? Sa Philippines, ang poaching price kasi yung black market price nagre-range sa last year 200,000 hanggang 900,000 pesos per kilo. Mm-hmm. Ngayon umabot na sa 500,000 pesos per kilo ang minimum buying price. Black market 'yon. Mm-hmm. Ang ginagamit naming computation is super conservative, 100,000 pesos per kilo. Tapos aanihin mo siya in 5 years, ang isang ektarya mo can produce 83 million pesos. Wow! It's that big. Wow. And may nagpa-farm na nito? We have, meron kaming several farms. Buong Pilipinas, dumami na yung nagpa-farm, nagpa-plantation. Mostly sa Mindanao ba? Hindi. Meron sa Palawan, meron sa Mindanao area. Ang pinakamarami namin sa grupo is Batangas. Meron dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron sa Tanay. And some other parts of the Philippines. As in, farm siya talaga? Finarm yung... Farm talaga. Farm setup. So the whole farm yan lang ang laman? Something like that? Depende sa iba. Kasi sa grupo namin, ang sabi namin, biodiversity ang target. Okay. So, kailangan namin yung biodiversity para masustentuhan yung life, yung wildlife, from animals hanggang man. So, bukod sa agarwood, naka-incorporate dyan sa amin yung mga native species na flowering, fruiting, mm-hmm. tsaka yung mga timber species. Mm-hmm. So, magkakasama sila. Mm-hmm. So,
parang the typical forest lang. Hindi siya yung tipong banana plantation na may proper distances and no, all. Kasi kami, we are a biodiversity technology company. Mm-mm. Mm-mm. So what we don't advise monoculture. All right. Mas maraming advantages yung intercrop, tapos yung marami kang species na native mm-hmm. doon sa property. Mm-hmm. By the way, sir, marami na bang nakakaalam ng mga potential nitong mga species natin? Medyo dumadami na. Okay. Kasi ang Philippine Native Tree Enthusiast Group, so okay. may mga, yung mga kasama ko dyan, yung mga administrators, it's a Facebook group. Kasama mm-hmm. ko dyan silang Sel Tungol, sina Jovic Lasap, sina Basil, si Dave. And we've been driving the awareness for natives since 2013. Mm-hmm. 2013. Yung mga commercially viable na products like white lawaan, mm-hmm. yung agarwood, mm-hmm. we've been driving it since 2017. So, 2017, pag-start ng awareness campaign namin, nag-boom. Nag-boom yung information. Kung mm-hmm. medyo kumalat na. Mm-hmm. This is tangili. Tangili is hardwood. Magandang hardwood siya. Mm-hmm. So, sobrang gandang hardwood yan. Overlog na yan sa Pilipinas. Ito, tawag dito is balay lamok. Okay. Balay lamok kasi yung appendages niya parang paanang lamok. Ito is, pag namumulaklak ito, October, November, tapos summer namumulaklak din, mas magkasing ganda ito ng Japanese cherry blossoms. So, mabilis na mamulaklak. In about 3 years from outplanting, namumulaklak na siya. Ilagay mo ito kahit sa 500 square meter mo na property, lagay mo na entrance fee, maningil ka ng 100 pesos per entrance, wow. You're good. Okay. Oh, okay ka na. So, we are promoting this as a park development. So, ang tawag namin sa program namin is Philippine Sakura Parks Development. So, ang gusto naman namin is we want to develop a sakura park industry sa Philippines mm-hmm. using native species. Mm-hmm. Magaganda yung mga flowers natin. Mm-hmm. Economics-wise, magkano ba kinita ng Japan dyan for 2020? Or was it 2019? Kumikita ang Japan ng 3 to 4 billion US dollars every year from the sakura industry nila. And it's just 2 months. Sa atin, we can make our trees flower for 75% of the year. Ito number 2 choice namin. Ano pa yung number 1? Number 1. Ah, sige, puntahan natin yung number 1. So, this is the number 1 na nire-recommend namin for Sakura Park Development. Ang tawag dyan, Patalsik Pula. Mm-hmm. Maliit lang siya. Pinakamataas niyan siguro mga 3 meters. Oh. 3 meters. So, kung tayo nasa around 1.5, 1.2. So, mga doble natin. Oh. Doble, triple natin. Pag namulaklak to, mas maganda siya kaysa sa cherry blossoms. And kaya niyang mamulaklak ng 6 na buwan. Mm-hmm. Basta naarawan tsaka well-watered siya. So this is our number 1 recommendation for Philippine Sakura Parks Development. And then we have yung rarang na pula yung flowers pero suited for high elevation. Tapos we have yung kamuning na mabango. Kamuning yan. Mm-mm. Mm-mm. And yung mga bagras. So ilang species meron lahat dito sa nursery? Last count, parang mga 30 plus na kami. Paano may inaccumulate lahat yan? Saan nyo hinahanap yung mga yan? Since 2013 pa kami naghahanap. Okay. So yung sources namin usually mga private properties na meron pa silang mga old native trees. Oo. Tapos meron kaming mga we also get from Energy Development Corporation Binhi program, tapos mm-hmm. meron ding places kagaya ng Ayala West Grove mm-hmm. na meron ng mature native trees na seed bearing na mm-hmm. fruit bearing, so kumukuha kami doon sa mga places na yon. Ito, Hoya. This one? Oo. Parang orchid?
no? Ang hoya, so obviously vine siya. Okay. Pero pag namulaklak siya, maganda-maganda yung bulaklak niyan. Anong amoy ng flower nito? Mabango ang hoya. Oh. Mabango ang hoya lalo pag gabi. So mahal to? Yan, hindi naman, mura lang ang hoya. Ang average price, selling price niya nasa 150 pesos yung mga halaman. Ganito ang itsura ng ano, ng mga bulaklak ng hoya. Mm. Ang ganda, no? Yan. Tapos iba-iba rin, iba-ibang iba-ibang 200 plus species meron sa buong mundo. Ang Pilipinas, merong 70. So tayo, may pinakamaraming species ng hoya sa buong mundo. Ito yung sinasabi kong malabayabas. Ah. Oo. So imaginein mo, merong rows ng ganyan along Rojas Boulevard. Wow. Kahit sa driveway nyo lang. Tapos, ito naman ang itsura ng... So, pwede mong lagyan ng mga ilaw na ganun, no? Oh, yes. Wow. Tapos, itong patalsik pula, ganito yung itsura ng bulaklak niya. Ay, ang ganda. Oo. Wow. Napupuno yung napupuno ang buong puno, wow, ng ganyan. So, ito yung patalsik pula pag napupuno na siya ng flowers. Mm. Okay. So, gaya ng nasabi ko, gusto mo mag-develop ng Philippine Sakura Farm, Philippine Sakura tawag nito, park. Instead of lasting for 2 months kagaya ng sa Japan, ours can last for 6 months. So it's a 6 months earning. Wow. So instead of 6 billion, ano ba sabi ko kanina, 4 billion US dollars industry, we can convert it into an $8 billion industry for the Philippines. Wow. Tourism lang yan. Tourism lang yan. Ito naman, toog. Oh. Ang toog is called Philippine rosewood. Oh. Although hindi siya totoong rosewood, pero yung kahoy niya, maganda kasi yung kulay. Kulay rosewood. So, ginagawa ito, nung panahon ng peacock, ginagawa siyang veneer, fancy veneer. Dahil sa color niya. So ngayon may iba pang mga guitar makers na tuog yung ginagamit. Typhoon proof 'yan. Summer, Leyte, pag natumba na nila lahat ng ibang puno, ang tuog nakatayo pa. Aside from yung use niya as a lumber, nire-recommend din namin yung tuog as a typhoon shield sa mga programs namin. Meron pala kaming bagawak murado. Ito. Ano, sir? Bagawak murado. Ano pong... Bagawak murado is a flowering shrub. Shrub siya. Okay. Ang tawag dyan, sa ibang lugar, Pebrero. Mm-hmm. Kasi namumulaklak siya pag February. Fair. Usually, January, February ang pamumulaklak niya. Ba't kaya, Lok? Ba't kaya yun ang months na namumulaklak? Siguro yun yung transition ng... Yun yung pinakamalamig. Malamig. Oo, sa Pilipinas. Mababa lang yan. Mga 3 meters high lang din yan. Tapos every year yan, dire-diretsyong namumulaklak. Parang fireworks na kulay pink. Mm-mm. So kasama yan sa recommendation namin for Philippine Sakura Parks. Trade secret dapat eh, pero nasabi ko na yung tatlo sa recommendations namin. Apat pala sa recommendations namin. So may natutunan kayo na ano, mga bago. Mga bago. So sobrang ano natin, swerte natin at pinigbigyan tayo ni Ladok na makadalaw dito. Yung mga exotic namin, mga fruits kagaya nito, loquat. Loquat gum. Medyo malalaki ng konti sa grapes ang bunga niya. Yan, kaya parang berries. Parang berries. May isa siyang buto sa loob. Mm. So, ang lasa niya parang malapit-lapit sa mangga. Oh? Oo. Pero ang itsura niya parang duhat. No? Dilaw. Ah, dilaw. Dilaw ang bunga niya eh. Tapos, meron kaming cherry moya. Ito, cherry moya. Kamag-anak siya ng atis. Ah. So,
mas malaki ang bunga niya kaysa sa atis. Tapos mas kaunti yung buto. Pero ako, kung ako tatanungin mo, mga times 2 ang sarap niya kaysa sa atis. So mas matamis. Oo, mas matamis siya. Ito ang favorite fruit ko sa buong mundo. Wow. So usually yung mga exotics ang namin dito yung mga may fruits. Gaano kahirap ang management nito? Ah, di ba nag-start kami ng 2013? Ako, ang dami ko nang napatay before ako nakabuhay. trial and error kasi siya. Ano, doon sa propagation. Sa propagation. Yun ang pinakamahirap. Sa propagation. Ay, bago tayo pumunta, may papakita ako. This is Philippine oak. Acorn. Ito ang buto niya. So, marami tayong klase ng acorn sa Pilipinas. Ito siya. Diba? Saan normally nakikita siya? Ay, sa buong Pilipinas, basta may gubat pa, makikita talaga? Mo siya. Oo. Diba hardwood? Hardwood. Basta oak, hardwood. Okay. Sa Europe, ito yung paborito nilang pintuan ng mga Kastilyo, yung oak doors. Mm-mm. Tsaka oak barrels para sa wine. At oak din, itong seeds yung ginagamit para sa pagpoproduce ng Iberican ham, Spanish ham. So yung mga baboy nila sa bundok, ito yung pinapakain nila. Tapos pag kinatay na yung baboy, 50 mil kada kilo. 50,000. That's the price of Iberican ham. Wow. Siya. So may mga, we have entrepreneurs who want to develop a Philippine brand of Iberican ham. So Filipino ham. Ganun din, yan din ang ipapakain. So, gaano kadaming ano seeds ang kailangan mo para i culture mo yung ano yung hog? Marami. Pero hindi siya purely acorn. Okay. Meron ka ring supplements. Meron ka ring supplemental na ano. Bakit, Doc? Bakit mahirap mag-propagate? Yan. Kailangan niya ng tinatawag na cold layering. So ibig sabihin hindi siya tutubo kagad. Kailangan mo siyang i-store sa malamig na lugar 2 buwan bago siya bago mapapa-germinate. Dr. Kapunan, sorry po, Dr. Kapunan. Sir John. Medicine. Medicine. Paano ka nahilig sa ano? Sa plants? Well, nung 2011 hanggang 2014, nung nasa Romblon ako, provincial surgeon ako, pag wala akong pasyente, namimili ako ng plantations ng mahogany. Nung ko nalaman na nung binabagsak ko na siya sa lumber yards, mas mahal tsaka mas mabilis tumubo ang native species. So ito yung large planting materials namin. Okay. This is... ito. Hagakhak. Kamag-anak yan ng apitong tsaka lawaan. Mm-hmm. So, premier timber species. Wow. Pero ang ganda kasi ng daon niya, pwedeng iwan mo lang siya sa paso para hindi na siya lumaki. Para ornamental plant. Oo, magiging ornamental plant na siya. Ito, yung sinasabi ko kaninang malabayabas. Oo. So, kahit hindi pa siya malaki, ornamental plant na siya kasi maganda yung daon niya pag na-expose sa araw. Ito, ito, magkono. Magkono is ironwood, Philippine ironwood. So, kasing tigas ng bakal. Ginagamit yung kahoy niya para bushing ng propeller. So, dyan nagro-rotate yung propeller ng mga bangka. So, hindi siya kinakalawang, pero kasing tibay ng bakal. Ito yung binibenta sa Surigao. Tapos, recommended din siya ng EDC Binhi as urban landscaping. Kasi maganda yung flowers nito, tsaka yung... pag naka-expose siya sa araw, maganda rin yung dahon. So, ito nagpupula. So, pareha sila ng malabayabas. Papansin mo dito, namumula. Mm-hmm. And then, over here, we have bagras. Ah, bagras? Oo. Medyo sikat na ang bagras sa atin. Uh-huh. Rainbow eucalyptus. Oo. Na yung balat niya, pag lumalaki na siya, nag-iiba-iba yung kulay. Kulay rainbow. Mm-hmm. Ito yung malabayabas pag malaki. Mm-mm. Ito yung malabayabas pag maliit pa lang. Yan.
Ang bagal niya lumaki. Gaano katagal, sir? 12, but from seeds, 20 years bago siya umabot ng 1 foot diameter breast height. Grabe. Mabagal. Tapos ito naman is, ito is dao. 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 Tapos yan is nato. So, ang nato tsaka dao is second recommendation namin for Philippine timber development. Kasi kung yung white lawaan, harvestable in 5 years, 5-10 years range, ang dao tsaka nato is harvestable in 10 to 15 years. Kasing bilis ng mahogany. Ang mahogany ngayon, ang bentahan is nasa 40 pesos per board feet. Mm. Pero yung nato tsaka yung dao is nasa 120 pesos per board feet. Oo. So, kasing bilis lumaki ng mahogany, pero almost triple yung presyo. So, bakit pa tayo magtitiis sa barya, 'di ba? Nato, sir? Nato. Nato. So, kasama dyan yung mga harvestable in 10 years is yung toog, yung kalantas, yung bitaog. Okay. Tapos ito yung dao. Yung dao. Tsaka lamyo. Lamyo? Asan, sir, yung lamyo? Ang lamyo, kamukha rin ng dao. Ang pinagkaiba lang ng lamyo, balbon yung dahon niya. Kasi they are of the same family. Dao is Dracontomelon dao. Lamyo is Dracontomelon edule. Ito yung kalantas. Oh. Ito ang native natin na mahogany. Oh. So kamag-anak talaga siya ng mahogany kasi bilis lumaki, pero mas mahal ito. Mas mahal ang kahoy niyan kaysa sa mahogany. Mm-hmm. Kasama 'yan ng dao, tsaka nato, 10 years to harvest. 10 years to harvest, mas mahal kaysa sa mahogany. Huwag ka nang magbarya, huwag ka nang magtanim ng barya. Magtanim ka lang ng... Anyway, kung ipapa-harvest mo rin naman siya tapos ibibenta mo siya, parehas lang yung paperworks, yung registration saka process for planting and selling mahogany. Mm-hmm. Parehas lang. Tapos, ito naman is Batanes lychee. Oh. Oo. Ang ibang pangalan nito is malugay. So, fast-growing tree, maganda rin yung timber. Pero yung prutas nito, kasing laki ng siniguelas. Mm. Tapos, pag binuksan mo sa loob, parang lychee. So, makakain mo yung pulp, tapos may isang buto sa loob. In terms of economic potential, underutilized yung sa atin, yung resources natin sa Pilipinas. Economic, tourism, food. Mm-mm. Ay, may isa akong buti nakita ko to. Ano ito yan, ay sir? Ito ay pamitoyen. Pamitoyen? Oo. Ang pamitoyen sa Ayala West Grove, ornamental tree siya. Pagdating ng November, December, January, namumulaklak siyang kulay puti, tapos mabango. So sila, may isa silang kalsada na ang hilera niya puro pamitoyen. Ganda. Tapos naamoy mo, mabango. Kahit hindi siya namumulaklak the whole year round, ganyan yung kulay ng dahon niya. So, for urban landscaping, parang binibigay ko na lahat ng trade secrets namin na for urban landscaping. Pero sige, it's nice to know. Dapat pala nag-mental note ako na. No? Pero these are good to know. At least malalaman ng audience niyo na grabe talaga yung potential natin. So gaya ng pagkaka-explain ko kanina, ang target namin is biodiversity restoration. Okay. Para maging sustainable, it's easy to make it profit. It's easy to make it earn. Anong reason, sir, bakit unutilized itong mga species natin? Lack of education? Sige, magbibigay ako ng sagot na appropriate for ano, for public declaration. Lack of information is the biggest. Okay. Lack of information. So, even sa ating government agency in charge of the environment, DNR, the lack of information is almost at the same level sa public. Hindi sila masyadong aware sa potentials ng native species natin. So we're driving that. So ang main driver namin is yung group na Philippine Native Tree Enthusiast. Mm-hmm. And there are other groups who are driving this information such as PNPCSI, mm-hmm. EDC Binhi.
So we're all driving this together. Pag na-maximize natin, sabi ko sa iyo, if it was up to me, I develop a 312 billion industry per year for the Philippines sa timber industry, tapos tourism industry of 6 billion US dollars per year. Doon sa timber, sir, who will be the buyers? Local pa lang ubos na yung supply talaga, natin. Sir? Oo. Di ba sinabi ko kanina, ang in-export ng New Zealand 2018 was 312 billion pesos. Export nila yon. Okay. Who are the buyers ng export ng New Zealand? New Zealand, ang buyers nila, ang shareholders nila is hindi mo kilala. Sumitomo, Manulife, Philippine Chinese Forestry, yan ang buyers nila. So, sa atin, magkano ang kinita natin from the Philippine timber industry for 2018? Negative 15 billion pesos. That means, nag-import pa tayo. Namili pa tayo. So if you have a timber production here in the Philippines, local pa lang, ubos na yung production mo. Baka hindi mo na kailangan mag-export. Pero if you want to develop it into a commercial scale, then you develop it na you can supply the local requirements, tapos you can still export. Anyway, at least may premium price addition pag i-export mo eh. Okay, sir, alimbawa, ako, I'm interested na mag-venture into itong mga species natin. At may farm ako at magtatanim ako. Ano yung scale? Para, kasi di ba minsan, there's a market. Yes. Pero kung isa-isa lang naman yung trees mo, wala rin naman din. Kasi baka hindi rin practical in terms of logistics, paano yan i-harvest, paano yan i-haul. Kung timber, ang scale niyan is nasa 10 hectares and up. Wow. Kung agarwood, kahit 500 square meters ka lang, malaki na yung return niya. Cyclable na yan, kahit 500 square meters lang yung area mo. Pero there is a business model for timber kay Mario Sebastian sa Marce Tropical Timber na ang 70 hectares yung total area niya. Pero ang nakokonsumo niya lang na kahoy sa isang buong taon ay nasa 200 trees per year. Ang ina-harvest ang niya? Ang ina-harvest niya. That is already convertible into 7 to 10 million pesos per year. They wow. make it into small products, small items. I see. So, depende siya on how you market it, depende siya sa end product na ide-develop mo. Ano yun? Binibenta niya as timber or meron siyang product? He does not sell it as timber. He sells it as small items like cup holders, cell phone holders, chopping boards, okay. Cheese board, cheese platters, mga ganun. Kaya siya naging 10 million? Or? Yes. Okay. Finished product. Finished products na siya. Okay. Going back, sir, doon sa potential ng timber. Mahirap. Not just anybody can go into this kind of business. Anybody can go into that kind of business. Marami naman nagtatanim ng mahogany eh, kahit personal lang nilang lupa. Parehas lang ang process. Kung gusto mo siyang ibenta, ang recommendation ng DNR, Certificate of Tree Plantation Ownership lang yan. Hindi yan mahal, tapos madali lang yan makuha, madali lang din yung mga papeles, and okay ka na. Okay ka na. Pwede mo nang ibenta yung pag mature na siya, i-harvest mo, pwede mo na siyang ibenta. Yun lang naman. Parehas lang yung process, whether itatanim mo mahogany or native species. Ba't nauso ang mahogany sa Pilipinas? Yun yung naging available na seedlings eh. So, na-commercialize nila. Ang DNR, marami silang supplies ng mahogany, tsaka jamelina, tsaka falcata. Uh-oh. Kasi, nung early several decades ago, gumawa sila ng seed production areas. So, marami silang mother trees na yun yung seeds na accessible. Tinatry natin ihabol ngayon yung Philippine native species na meron tayong mga seed sources, tapos nagpo-propagate tayo ng marami para pwede nating supplyan. Kasi sayang eh. Okay. Anong take ng government, ng DNR? Bakit hindi nila pinopromote ang Philippine species? Slowly, makikita mo namang nag-a-accept naman ng DNR. Na makikita mo naman sa batas nila na
they are recommending ang itatanim natin is native species. Okay. Kaya lang, admittedly, they have to reconcile it with their practices. They have to support yung legislations nila, yung declarations nila, na kailangan ang isupply mo at i-produce mo rin native species. So, yung private sectors, tumutulong naman doon kahit papano. That's why we have this. You think, sir, gaano pa katagal to bago maging parang household name, parang ganyan, kumbaga, yung anybody knows itong mga Philippine species na to? I think in 5 years time, 5 years time, mukhang tanggap na rin sa level ng government. Baka may reconcile na natin yung laws, tsaka yung awareness nila, tsaka yung supply. Tatlo kasi yun eh. Mm. So, kailangan aware ka, kailangan may supply. Mm-hmm. Tapos, yung demand, i-create din natin. Marireconcile na natin yun. I think it can take 5 years. 5 years. Mm-hmm. You think, sir, better ang tourism aspect rather than the timber? Kami, tatlo yan incorporated lahat-lahat. So ang main okay. ang main business lines namin is timber production, tapos yung park de Sakura, Philippine Sakura Park Development, tsaka yung agri-wood. Kasi pwede mo pagsamasamahin sa isang lugar lang. Mm-hmm. Mm-hmm. So pag kumita ka na sa agri-wood, meron ka pa ring tourism sa area mo. Mm-hmm. Tapos 10, 15 years later, meron ka namang income from the timber. Ang hindi lang namin sinasama sa business lines namin is yung fruits. Hindi ko talaga specialty. Okay. Pero maraming specialists out there. Mm-hmm. And sir, anong klaseng farm? Anong klaseng lupa? Sa anong klaseng elevation? Saang lugar dito sa Pilipinas pwedeng mag-farm ng ganito? Okay. Ang agri-wood is any elevation. Alright. Okay. Meron lang siyang dalawang climate na hindi niya kaya. So, I'll keep that a secret for now. Sir, mamaya bulong mo sa akin. Tapos, ang timber species, okay. Any timber species, any elevation po pwede. Okay. Yung soil type is not a problem. Lahat ng soil pwedeng i-amend. Okay. Kahit mababaw lang yung topsoil niya, kaya. Pero yung fruits, hindi ko specialty masyado. I think medyo mapili ang fruits. Mm-mm. Mm-mm. Ang park development naman is any elevation po pwede. The higher the elevation, mas maganda kasi yung flowering. Mm-mm. Pero meron mga... The higher the elevation, tanay. Mas maganda yung flowering. Tapos may mga selective na mga namumulaklak na puno, kagaya ng dapdap tsaka rarang. Dapdap maganda yung flower kasi pula. Pero ang dapdap, magta-thrive siya sa lower elevations, yung low, kasing level ng sea. Uh-uh. Whereas yung rarang, magta-thrive lang siya sa higher elevations, like tanay. Uh-uh. So, kailangan iplanuhin mo rin ng maayos. Uh-uh. Dok, may farm ako sa tanay. Na raw as in magpa-start pa lang kaming mag-clearing doon sa portion na pwedeng i-garden. But malaking portion nun, it's a forest. Wow, okay. Oo, well, hindi naman forest na forest, no, Justin, no? Maraming buho, maraming mga trees na andun lang siya, na hindi ko alam kung anong mga trees yun. Baka may natives doon. Feeling ko. Meron akong nakita, sir, na yung tree na, nakita ko yun sa Subic, yung malalaking tree na parang may, yung sa baba, gumaganon, yung may parang edge. May buttress. Ang mga ganyan is dao, tapos yung tangisang bayawak. Mga ganong puno ang nagbabatres. Yung batres yung tinatawag mo sa malapad na ugat. Yes, sir. Na parang ganyan. Patulis na ganon. Ganon siya. May mga ganon siya. Tapos marami siya mamunga. No? Just, you know, dami yung bunga na nalalaglag.
Natawa lang ako doon, nakakita ko ng ganun. Eh, ano nga sir eh, hindi ko alam kung paano kaya yon sir. Kasi, di ba, maganda rin sana kung ma-identify yung mga, ano yung mga andun. Mm. Rather than baka mamaya makat na malapit, nagpa-clearing. Malapit lang naman ang Tanay dito sa atin sa Manila. Oh, madaling bisitahin yun. Tapos sa amin pa. Pwede kitang invite, sir. O, pwede. O, tapos buy one take one ako. Pag niyaya mo ako, naku, marami akong barkadang sasama rin. Gusto makita yung pwesto mo. Ah, talaga, sir? Ganun kami sa Philippine Native Trees. Eh. Pag may pupunta ang lugar, may ganito daw. O, sige, sama kami. O, pero yun lang yung interest namin talaga, yung mga trees. I'll show you muna pictures ng farm. Baka mamaya kasi hindi mag-match yung... Akala ko forest yung pala, hindi. Ah, okay lang, okay lang. Kasi pwede namang multiple destinations. Sa Tanay kasi is one of our demo sites for Philippine Sakura Parks. So, Tanay, Batangas, tsaka Caliraya. Apat pala dito sa San Jose del Monte din. San Jose del Monte. So, we're in Daraitan. Daraitan, okay. Ang computation namin for parks sa may isang area sa Pasig na 5,000 square meters. Oh. So Pasig mala accessible eh. In 3 to 4 years kaya mo nang umabot ng 1,000 visitors per day. 1,000 times an entrance fee of 100, how much is that? 100,000 per day. Wow. Oh. So visitor fees pa lang. Sir, that's 7 hectares yung 7 hectares. 7 hectares, so mas malaki. Tapos accessible lang Tanay, madaling i-access ang Tanay. Within the highway. Ah, within the highway. Nako, mas madali siya. Nang Daraitan ah. Hindi yung Marilake. From Marilake, papasok ka sa Daraitan 3 kilometers from Marilake. Malapit lang siya. So, all these, lahat ng mga binention ko, they are all legal ways to earn, so very sustainable. Tapos, ang maganda pa kasi, doon sa mga minention natin, renewable materials yan. Uh-huh. So, hindi yan mauubos as long as you plant it. Sustainable, renewable. Nice. Para tayo nagpapatubo na sarili nating currency. Oo. So, sulit sir, no? Kahit na we're talking about years, pero once yung dumating yung time to harvest. Oh, it's better than a time deposit. Sir, alam mo yung tree na tree lang din siya pero namumulaklak siya ng yellow, yung maraming yellow yung binubulaklak. Ay, yung parang candelaria na parang gumaganon. Okay, nakalimutan ko yung scientific name niya. Yung common name baka maalala ko maya-maya. Maganda golden rin, candle. Golden candle. Golden maganda candle. Rin, di ba? Maganda siya. Exotic siya. So, for that, yung sa mga exotic kasi may tinatawag kami na invasive. Yung invasive na, yung sinasapawan niya yung mga native species namin. Oh. So, definitely hindi namin nare-recommend yun. Kagaya nung Palo Santo. Maganda yung bulaklak ng Palo Santo, pero super invasive siya. Pag namulaklak na siya, hindi mo na mapigilan tumubo siya. Nasasapawan niya yung mga native species. Tsaka yung African tulip. Yung African tulip, maganda yung bulaklak niya, pula, orange. Pero pag dumapo yung native stingless bees natin, patay. Ah, talaga? Oo. Nalalason sila sa nectar niya. Ah, this one is kamagong. Kamagong. Mm. Yeah. Nakakita ako ng furniture na galing gawa sa kamagong. Super bigat pala na yan, sir. Hindi mo ba? Mas mabigat yung ironwood. Ah, talaga? So, bigat ang ironwood. Yung kaibigan ko sa Davao, years before, nagpagawa siya ng door panel. Yung isang side na lang ng door, 12 na tao na yung kumakarga. Ganun siya kabigat. Ang kamagong, marami tayong klase ng kamagong, marami tayong species. So, oh. Meron tayong tinatawag na bulong eta, bantulinaw, tapos itong mabolo. Oh. Ako mas nagagandahan ako sa haspin ng kamagong. Ganda talaga siya. Pero sa lahat ng kamagong, ang pinaka gusto ko sa na-haspi is yung bulong eta. Namumunga rin yan? Namumunga rin yan. So edible din, parang mabolo? Pwede siyang edible pero hindi siya ganun ka-tasty. Ah. Mas sasarap ang mabolo. Saan ka po nagpa-practice?
Full-time na kasi ako sa agroforestry ngayon eh. So, nag-o-opera lang ako pag mga kamag-anak ko tsaka mga kaibigan. Ah. Ano sir yung ano mo? Yung ino-opera mo? General surgery. So, ang usually na ino-operahan namin, bato sa abdo, breast cancer, mga cancer sa bituka. Gusto mong pumili ng mga seedlings for take-home? Yes, sir. No, hindi po ako tatanggi, sir. Tara, pili ka. Pag namimigay ako, usually magkapares. Okay. Para mag-asawa. Yung iba kasing puno natin, kailangan ng kapares para mamunga. Ah. Pag, yung iba, pag walang kapares, namumulaklak lang, pero hindi namumunga. Oo nga, no, sir. Mm. Like yung batuan, I heard ganun. Oo. Pili kayo kung ano yung gusto ninyo. Pwede ba, sir, yung ano, namumulaklak? Namumulaklak, oo. Sige. Sige, bigyan ko kayo ng balay lamok. Paano alagaan to, sir? Ah? Paano siya alagaan? Hindi mahirap alagaan ang balay lamok. Diretso basta may lupa, basta may lupa lang siya. Oo. Ay? Okay. Mabubuhay pa naman yan. Papalitan ko na lang yung... So pwede sir sa, let's say, ipa-plant ko dun sa rest house, yung oo, paligid ng rest house. Oo. Teka, papakita ako ng picture ng balay lamok flowers. So ito ang itsura ng flowers ng balay lamok. Ito sir? Yeah, lahat yan. Ganyan sir, napupuno yung lahat ng... Puno, puno. Malalaglag yung, malalaglag yung dahon niya, tapos ang matitira lang sa kanya is yung bulaklak. Ah. Tapos punong-puno yung parang cherry blossom din talaga. Parang cherry blossom siya. So tapos anong month, sir, nag-start? Sa atin namumulaklak siya October, November. Tapos minsan namumulaklak ulit siya ng summer, ng April, May. Oh, twice. Oo. Ito, parks ito sa ibang Asian countries. Meron ito sa Hong Kong. Meron sa Singapore na parks na balay lamok. Ang tawag nila doon is sacred pear. Oh. So, sa atin, unutilized, underdeveloped. Ayan. Tapos sir, pag for sale to, magkano ang halaga niyan? Yung mga ganito kalaki, this is 500 pesos each. Kasi mas mahirap to hanapin, mas mahirap i-propagate. Comparatively, yung white lawaan, they are only 50 pesos each. Oh. Kasi mas madali yan i-mass propagate. Okay. Sir, pag may interested to contact you, to visit you, or to buy, or saan ka nila pwedeng makontakt? Facebook page, sir? Facebook page, po-promote ko yung Philippine Native Tree Enthusiast. Kasi doon, information talaga doon. Anything else, sir? You want anything else? You want anything else aside from balay lamok? At least pumili ka ng mga tatlong species. The agarwood. The agarwood. Oops. Achillaria malacensis, Luzon. Identified only 2019. Talaga, sir? Mm-mm. Matagal na yan sa Luzon. Tapos, yung first commercial propagation, nagpropagate ako 2018. Tapos, nag-share yung techniques na naikalat din. Uh-oh. And then nag-start na yung iba for commercial propagation 2018, 2019 nag-start. Mm-hmm. Bigyan kita ng isa pa na hindi ko pa napakita sa iyo kanina. Mm-hmm. Lapit kayo. Wow. Kuha ka ng dahon, durugin nyo, tapos amuyin nyo. Kahit saan part, kahit saan part. Wow. Kuha ka ng dahon. Parang meat na... Yan. So, hindi siya flowering.
Pero yan yung purpose niyan. Everyday sisinghutin mo. Kukuunti lang yung specimen sa amin nito. Anong pangalan nito, sir? Okay. Ang tawag dito, Kaitana. Kaitana. Kunan mo nga, Justin, para matandaan ko. Oops. And dito nagagamit for cooking? Meron siya. Meron siyang culinary tsaka medicinal purposes. Maraming research niyan. Uh-huh. Pero ang isang potential nito is you extract the essential oil. Ah, essential oil. Make it into perfume. Oh, paano to i-propagate, sir? Paano paramihan? Seeds to eh. Seeds. So ilang years siya before siya mag-start mag-fruit? Mag-fruit? Wala pa akong information, wala pa akong data. So ang assumption ko sa ngayon is mga 10 years siguro. Wow. Pero by that time, anong i-extract mo, anong kukunin mo to extract the leaves? Or the fruit? Mas concentrated siya sa tangkay tsaka sa bark. Pag ito, inamoy mo yung dahon, malakas na eh. Amoy siyang kalamansi na may asukal, di ba? Pero pag yung bark yung inamoy mo. So, amoyin mo. Crush mo yung, durugin mo yung leaf. Ganun mo siya. Bilis lang mawala. Thank you so much po. Welcome. Sana madaming magka-interest viewers. Okay. So ito yung pamito, ayan. Thank you, sir. Yung, mabilis tumubo yan. Ganito. Three families. Ay, bibigay po ako ng grocery for them. Ibigay sa inyo si Sir Buddy from Agri Business. Hello. Konting ano lang. Maraming salamat po. Libre na yung pagpapasumo sa akin yan. Available na po ang Agri Business merch sa Shopee. Ang link nasa description box.